na! Kaya takap na takap na akong kumain ng ating mga Asian chicken sensations. Yes! At ang dami kong natutunan na gagawin ko sa bahay. Ayan. Diba? Now, we fly to Korea naman. Oh, Korea. Wow! Okay. From Natrang sa baba, lipad tayo ng taas, lapas ng Manila, punta tayong Korea. So, saan tayong manggagaling? Nanggaling tayo sa Taiwan, di ba? Tapos nagpunta tayo ng Vietnam. Indonesia. Indonesia. Diba? Tapos lipad na naman tayo ng Vietnam. Malapit lang eh. Tapos sa Korea naman. Korea. Yes. Sige, last stop na Korea. Yeah. Okay. At yung pagtinuro ko, gumaganon pa eh. O sige, itong okay game. Itong bulgogi, very familiar yan talaga na pagkain eh sa mga Korean, di ba? Yung mga pwede rin pork, pwede ano, di ba? Chicken, o nga, syempre, beef bulgogi is the Pero alam mo, napansin ko sa Korean, one of the characteristics na nakikita kong ingredients sa kanila, marami ah, yung pears at saka apples. Pears at apples. Hinahalo nila yan sa mga ingredients nila. Marami silang pear farms at saka apple farms, apple orchards. Ang gustong-gusto ko sa kanila, yung kanilang mga sauce. Sauce? Yung ano yung red bean paste nila, yung gochujang. Gochujang. Yeah. Meron tayo diyan. Nilagyan ko ng konting gochujang. Meron jang. Meron jang. Sa gochujang. Okay, ito yung recipe ng bulgogi chicken thighs. Ang ika-apat nating Asian chicken sensation ay gagamit ng chicken thighs, spring onions, toyo, brown sugar, mirin, sesame oil, bawang, luya, gochujang, liquid seasoning, Minola premium coconut oil, tubig, at slurry na gawa sa tubig at cornstarch. At nariyan ulit ang secret Korean recipe ingredient ni Sandy, ang peras. Let's start! Okay. One-fourth. Ito na naman po. Roll ko dito. Hindi na kailangan. Tagaputol! Yeah. Alam ko lang eh, nagsando na lang po ako dito. Wala naman style o technique eh, para ano. Basta sa, ano, enforce lang, quarter. Pasok mo dito. Pasok mo dito. Tapos iba to. Yeah. Iba to. Lahat ng ingredients. Kailangan fresh pear, hindi pwede yung canned pear. Lahat po. May, ano, lalagay. Lahat. Mahirip. Pwede yung pear, hindi ganun ka-intense ang lasa nila. Baka mamaya. Okay, soy sauce, sugar, brown sugar, yes. Mirin. Ayan, mirin. May mirin. Kala ko ba Korean? Tapos, meron tayong sesame oil. Amoy mo. Sesame oil. Sesame. Garlic. Garlic. Ah, garlic. Eh, pwede naman na iba-iba. Garlic. Tapos ginger. Pag uwi ko mamaya, yung kaftan ko by weeks. Ginger. Oh, kaftan mo, amoy, ano, paella. Gochujang. Gochujang. Ay, hindi ko alam yung gochujang. Yan, yung gochujang. Yung ano siya, red bean paste, no? Sprig ano, chop. Hindi, lagay mo na lang yata. Yeah. Now, ang mangyayari dito, siyempre, kailangan ng liquid yan eh, di ba? Oo. Lagay mo ng konting liquid. Tubig. Kasi marinate itong ginagawa natin. Parang diba? Ano yata ito, ha? Yeah. Baka sabihin. I-break natin. Parang nung panahon na, ano, ni Rizal, ang bigat. My hands are also clean. Sabi nga ni Carmen, naghugas ako yesterday. Oh, yan. Maming. Alam na alam. Okay, konti lang. Sir, ako po yung sa ano, utusan. Hanggang ilan po yung tubig? Kalahati? Tingnan lang na, kasi ito, mahirap mag-mix yan. Mahirap mag-mix yan pag kulang ng liquid. Sige. Okay pa. Sige pa. Oh, tigilan muna natin. Subukan natin kung mag-mix na siya, okay? Tingnan natin, ha? Teka muna. Lagyan natin ng 1/4 cup ng Minola Premium Coconut Oil. Ayan. Teka muna, may nakikita akong gochujang na ayaw magpahalo, eh. Kala ko. Lamok. Diba? Lamok. Okay. Ayan. Mix ulit. Smooth na, di ba? Smooth. Miski na hindi ibu, miski malaki, pwede, di ba? Anyway, dinalikan pa, binalikan. Napahiya. Napahiya ka eh. Nagay mo yung chicken thighs natin. Ipasok natin dyan sa ating ano. Okay, ganito na. Okay, so ayan ha, gumitin natin yung ano, ziplock na yan para madali yung pag-marinate. Normally, ang suggestion is overnight, no? Pero ang gagawin natin, masahihin mo na lang. Alam mo, yung sugars nito, magkakaroon ng konting tosta, di ba? Parang pag nagbabarbecue, di ba, may mga bird. Are we supposed to fry this? Bake this? No, bake natin ito. Air fryer or bake sa oven. Diba? That's it, yan na yun. Tapos ito, ano ba yung ano yung consistency na hinahanap natin dito sa sauce na ito? Yan na yun. Alam mo, normally, kung ganito, no?
pasok mo muna sa refrigerator. Yes. Para talagang sumipsip siya. Ito, boneless to, so mabilis pumasok ang... So, sasara ko ulit? Yeah, sara. Pumunta tayo sa ref. Sige, ilagay na natin sa bake. Palagay natin na marinate na natin na matagal. Ah, sige. Baking dish na yan. Yan. Pagkatapos po, ilalagay natin dito. Yan. Ayusin nyo yung pag-ano, ha? Yung pag-lagay. Lagay, oh, para... Naka, yan, ganyan. Yeah. Hindi nakabulog tayo kabilang side, di ba? Dapat may presentation pa rin, Carmi. Yeah. Ah, ganun po ba? Tapos ito, i-bake mo mga 350 for about 25 minutes. Tapos pag malapit na siya maluto, i-high heat mo yung broil para tumusta yung mga asukal. Di ba? Kung ikaw nagmamadali, ito marinate, pwede prito rin ito eh, di ba? Pwede, pero tatalsik yan eh. Ah, tatalsik. Tsaka ito, pag brinake mo ito, yung marinate magsisip into the sun. Pag brinate ito, baka tumakbo na doon sa oil, di ba? Tumakbo, kailangan nangulin. Alam mo, sa bahay, nagluluto ako eh. May tagagawa nito. Yung, ilagay mo na ngayon dyan. Meron kang sous chef. Nagpre-prepare. Pero ako dito sa show namin, ikaw ang sous chef namin. Yan ang pakiramdam niya. At sinasabihan pang linisin mo yung pagkalagay, ha? Walang kalat-kalat ka sa tabi, ha? Sinabi ko na nga na... Ano ka ba? Yung mga bisita. Anong sasabihin? Kalat-kalat. Okay. Tapos mamaya punasan na lang. Yeah. Okay. Pasok na natin ito sa oven. Balikan natin. Yes. I-bake lang ito ng 25 minutes at 350 degrees Fahrenheit. Baka tinatanong ninyo, saan ang gagaling yan, sarsa na yan? Don't worry. Ituturo ko yan sa inyo. Pa-flex lang muna nitong homemade bulgogi chicken thighs natin. Ta-da! Yes! Ako, ito ang ating bulgogi chicken thighs. O, di ba? Talagang sabi nga natin, naikutan na natin lahat na ng ano, halos lahat ng mga bansa sa Asia. Yes. Nag-Taiwan tayo, nag-Indonesia, nag-Vietnam, at ito na yung last stop. Alam mo, ang ginawa natin, di ba, ang dami nung marinade natin. Yes. Ang ginawa namin na sa marinade, in-strain natin, pinakuluan natin, tapos nilagyan natin ng cornstarch and water para lumapo. Kumapal. Ngayon, pag tingin nyo masyadong makapal, dagdagan nyo ng tubig. At para saan ito gagamitin? Para sarsa? Kung gusto mo. O, tikman natin. Carmi, ikaw. Siya ang guest eh. Oo nga naman. Ganun yung may daliri pa. Iba. Matamis-tamis na yung pears. Dahil sa pears. Okay.